Inihahan ko ng mga bilingguro ng S District Mantao City Division ang maikling tula na pinamagatang mga Huling Kataga. Thank you.
pangalang rebelyon, sedisyon, pagiging subversibo, irihi at pagiging ingrato. Ngunit senyor, ang ginawa ko'y sumulat lamang ng mga nobela at nagpapahiwatig ng aking damdamin sa masining na paraan. Ang ginawa mo ay hindi alisunod sa sining o arte, kundi ito ay propaganda. Propaganda? Wala akong kinalaman sa propaganda. Ayon sa Komisyon de Sensora, ang kinalabasan ng inyong mga nobela ay paninira sa gobyerno, relihiyon, makastilang kawani ng katarungan, at karangalan ng Espanya. Ipapatunayan ko sa inyo na wala akong kinalaman sa lahat ng inyong mga sinasabi. Kaya binabuti nilang ipagbawal ang pagprenta at pagpinta ng mga libro mo sa buong Pilipinas. At ikaw ay papatawan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa inyong likod sa darating na Desyembre at 30 sa taong kasalukuyan 1896.
nakikibakan. Naging hudyat ng malawakang digmaan sa buong kapuluan at nanaig katapangan na naging susi tungo sa tagumpay at nakamit ang matagal na inasa masam na kalayaan. Mabuhay si Gato si Rizal! Mabuhay ang pambansang bayani ng Pilipinas! Ang pagiging bayani ni Dr. Jose Rizal ay isang malaking hamon sa ating mga sarili upang tayo'y magiging bayani sa ating mga pamilya, kaibigan, kapwa Pilipino, o maging sa mga dayuhang ni hindi natin kilala. Gaya ng ginawa ni Roger Kasugay na naging bayani sa kakatapos lang na SEA Games dahil inuna niya iniligtas ang Indonesian muntik ng mapahamak sa kaligitnaan ng kompetisyon. Sabi niya, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa gintong medalya. Buong mundo ang humanga sa kanyang kabayanihan. Marami pang mga limot bayani na di kilala sa ating bansa. Mga tricycle driver na nagsuli ng kanilang nakitang milyong pera. Mga kawani ng gobyerno na taos-pusong nagserbisyo sa bayan. Mga sundalong nagbuwis ng mga kanilang buhay. Mga gurong nagbigay buhay sa mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at marami pang iba. Tayo ang tagapagmana ng kanyang pakikibaka. Kaya't ang hamon ng bagong panahon, mapagmatiyag sa lahat ng pagkakataon. Huwag hayaang sa limot mabaon ang mga aral na sa atin ay naipamaon. Mapagmatiyag sa mga isyu ng bayan. Mapagmatiyag sa mga pangyayaring may kinalaman sa pagunlad at pagbagsak nitong bayang sinilangan. Mapagmatiyag sa ating mga ugali at gawain kung ito ba ay naayon sa mabuting paraan. Maging mabayani sa wastong paggamit ng oras at maging tapat sa pinag-usapan dahil tayong mga Pilipino ay may isang salita. Mapagmatiyag! Mapagmatiyag! Gamitin ito ng mati mo.
Thank you.